It's been a great 3.5 years, and I look forward to another 3.5 or another 4 in building, strengthening this relationship. Alyansa sa Pilipinas sa susunod na 4 na taon, nais ng Estados Unidos na palakasin pa. Pwede lalo nilang hindi makikita yung iba. Again, hindi naman ito carrot and stick, paparusahan mo pag may mali, pag hindi naubos yung budget. Kailangan tingnan natin lahat ng circumstances sa paligid nun. Budget ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation hindi babawasan ng Senado kahit hindi pa maaresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ayon kay Senate President Francis Escudero. Yan ba ay tumutugma sa yung fingerprints na yan doon sa mga fingerprints na meron ng COMELEC, yung aming certificates of candidacy? Fingerprints ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Bamban sinuri ng mga eksperto ng COMELEC. Rekomendasyon kung sampahan o hindi ng reklamo ang alkalde, inaasahan sa linggong ito. And by next week, without any delay, we will start with the budget briefing of the 2025 National Expenditure Program. 2025 budget briefing sisimulan na ng House of Representatives sa susunod na linggo. Deliberasyon sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon at ibang pagdinig na may kaugnay sa malaking issue, pagsasabayin na. Sabihin nyo na sa mga police schedules, I order that it be, nagpa-print na kami ng 200 piraso eh. Kaya makita nyo sa iba-ibang parts ng Davao City. Wanted posters ni Apollo Quiboloy at 4 na kapwa akusado ipinakalat na ng Philippine National Police sa Davao. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Sisimula na ng House of Representatives ang 2025 budget briefing sa susunod na linggo. Bukod sa budget deliberation, isasabay na rin ang pagdinig sa ilang malalaking issue gaya ng extrajudicial killing sa drug war ng dating administrasyon at ang issue sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS. Ito ang balita ni Rosalie Cos. And by next week, without any delay, we will start with the budget briefing of the 2025 National Expenditure Program. Uumpisahan na sa susunod na linggo ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang budget briefing sa House Committee on Appropriations kaugnay ng panukalang pambansang pondo para sa taong 2025. Ang DBCC ay binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Finance, National Economic and Development Authority o NEDA, Office of the President at Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay House Majority Leader Representative Manix Dalipe, kailangan siya sa ating mabuti ang panukalang pambansang pondo, lalo na't may direktiba ang liderato ng Kamara na dapat paglaanan ng mas maraming pondo ang paglikha ng mas maraming trabaho at ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon at healthcare. Sa Oktubre ang unang recess ng 3rd regular session ng 19th Congress at target maaprubahan agad ng Kamara ang panukalang pondo upang maisumite sa Senado. So we are working on a timeline of 3rd or 4th week of September as our deadline in approving the House General Appropriations Bill on third reading and subsequently transmitting it to the Senate. Kasabay ng pondo, patuloy na diringgi ng Kamara ang ilang malalaking issue gaya ng extrajudicial killings na iniuugnay sa drug war ng dating Administrasyong Duterte, maging illegal na aktibidad at mga krimeng iniuugnay naman sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS. We will now have more or less a parallel hearings. One is for the budget and yung isa naman po dun sa mga ongoing hearings na importante rin. So wala pong ititigil ngayon.
Samantala, ayon kay House Majority Leader Dalipe, ang ibinawas na pondo para sa Confidential and Intelligence Funds o CIF sa susunod na taon ay posibleng ilaan na lang sa ibang sektor. We observed that there was a decrease of about 2 billion pesos sa Confidential Intelligence Fund. For us, you know, who have been here in the House for a couple of terms, it means that it gives us more elbow room to provide those funds for other purposes. Like for example, yung sinasabi ni Speaker na job creation, yung dagdag sa ayuda, AIX, TUPAD. Ayon sa Budget Department, bumaba ng 16% ang CIFs sa 2025 National Expenditure Program o NEP kumpara sa 2024 General Appropriations Bill. Taong 2024, inalis ang CIF ng Office of the Vice President, Department of Education at iba pang civilian agencies matapos busisiin ng Kamara. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang umano'y discrepancies sa budget allocations, partikular na tinukoy ng mababatas ang hindi balancing funding para sa defense at infrastructure kung ikukumpara sa pondo ng social services at education. Bukod sa social services at edukasyon, naniniwala ang mababatas na mas dapat pang paglaanan ng pondo ang mga programang may kinalaman sa pagpapataguyod ng mga karapatan ng mga manggagawa, agrarian reform at national industrialization. Hindi babawasan ng Senado ang budget ng mga law enforcement agency na naatasang maghanap kay suspended Badban Tarlac Mayor Alice Cuo sakaling hindi pa rin makita ito sa mga susunod na araw. Ito ang nilinaw ni Senate President Francis Chis Escudero matapos magbanta si Senator Jinggoy Estrada sa pagdinig ng Senado kahapon na maaaring maapektuhan ang budget ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation kung mabibigo pa rin ang mga ito na mahuli ang alkalde. Samantala, inaasahang sisimulan na rin ang deliberasyon ng Senado para sa 2025 National Budget sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Oh, nakakahiya, kahiya-hiya para sa PNP na hindi magawa ito. Lalo na nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kabila ng inilabas na warrant of arrest noong July 11. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, sa ilalim ng batas, dapat ipatupad ng law enforcement agencies, partikular na ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation, ang warrant of arrest na inilabas ng Korte, Kamara o Senado. Ngunit kung hindi pa rin naaresto si Go, hindi ito basihan para bawasan ang budget ng mga naturang ahensya. Paliwanag ni Senador Escudero, marami pang akusado na mas malala pa ang mga krimen at mas malalaki pa ang kaso pero hindi nahuhuli. Ede, lalo nilang hindi makikita yung iba. Again, hindi naman ito carrot and stick, paparusahan mo pag may mali, pag hindi naubos yung budget. Kailangan tingnan natin lahat ng circumstances sa paligid nun. Sa kabila nito, tiniyak ng Senate President na matatalakay ang naturang issue sa pagdinig ng Senado sa 2025 National Budget. Kahapon, formal nang isinumite ng Department of Budget and Management sa Senado ang panukalang 6.35 trillion peso budget para sa susunod na taon. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, inaasahang magsisimula ang briefing mula sa Development Budget Coordinating Council o DBCC sa August 13. Kabilang anya sa bubusisiin ang budget at plano para sa flood control projects kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at karatig lugar dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Inaasahang pagpapaliwanagin din ang mga ahensya ng gobyerno na may mababa ang paggamit ng pondo. Tiniyak din ni Senador Escudero na sisiyasatin ang confidential at intelligence funds at hindi nabibigyan ng mga ahensya ng gobyerno na hindi mangangailangan nito. Tulad ng ginawa din namin sa nagdaang budget, dahil para mabigyan namin, ma-reallocate namin yun, same item to another item, sa mga ahensyang kailangan talaga. Pero bilang halimbawa nga, hindi porkit palpak ngayon ng PNP, tatanggal namin ng intelligence fund, and then lalong pumalpak sila.
kung sakasakali. Titingnan namin yung utilization ng intelligence fund sa saan napupunta to para hindi nila magampanan yung trabaho nila sa kabila ng pondong binigay namin sa kanila. Sisikapin din anya na maipasa ng Senado at Kamara ang budget bago matapos ang taon. Tiniyak naman ang liderato ng Senado na hindi magagamit ang pondo sa pangangampanya para sa 2025 elections. Asher Kadapang Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Suportado ng liderato ng Senado ang mungkahing maghain ng reklamo laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa hindi nito pagsipot sa investigasyon ng Senado. Kongreto sa suwestyon ni Senator Sherwin Gatchalian sa pagdinig kahapon na irekomenda ng Senate Committee on Women na maghain ng reklamong paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code na disobedience to summons o hindi pagtugon sa pagpapatawag ng Kongreso at Constitutional Commissions. Ayon kay Senate President Francis T. Escudero, sakaling irekomenda ito ng Senate panel, kanyang aatasan ng Legal Department ng Senado kung sino ang maaari maghain ng reklamo. Maaari anyang si Senator Sherwin Gatchalian na maghain ito o sino mang mayroong personal na kaalaman kaugnay ng hindi sinunod na subpoena. That is part of the recommendation. Then we will look, as legal, to look into it kung sino yung pwedeng maghain ng complaint affidavit na empleyado ng komite. Pinuntahan ng fact-finding team ng Commission on Elections o COBELEC ang bayan ng Bamban Tarlac kaninang umaga. Sinuri ng mga eksperto ng COBELEC ang ilang fingerprints ni suspended Mayor Alice Go na nasa records bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Malalaman ngayong Linggo kung tuluyang magsasampa ng reklamo ang COBELEC laban sa suspendidong opisyal. Ito ang balita ni Dante Amento. And the third document is the certificate of candidacy filed by Alice Go as mayor of Bamban for the 2022 national and local election. Apat na dokumentong may fingerprints ni suspended Mayor Alice Go sa Bamban ang idinaan sa pagsusuri kanina ng mga eksperto ng fact-finding team ng Commission on Elections o COMELEC na nag-iimbestiga sa alkalde. Ito ang aplikasyon ni Go bilang botante noong April 2021. Gayon din ang fingerprints sa kanyang Certificate of Candidacy o COC nang tumakbo bilang alkalde ng Bamban noong October 1, 2021. At huli, ang dalawang dokumento ng kanyang pagboto noong 2022 elections at 2023 Barangay and SK elections o ang tinatawag na Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, pinakalayo nito ay malaman kung ang fingerprints sa apat na dokumento ay magkakatugma. Ang resulta ng pagsusuri ay isusumite sa Law Department ng COMELEC. Ikukumpara naman ito sa findings ng National Bureau of Investigation o NBI. Yan ba ay tumutugma sa yung fingerprints na yan doon sa mga fingerprints na meron ng COMELEC, yung aming certificates of candidacy at saka nung nag-apply bilang botante? Tumutugma po ba yan doon sa mga dokumento na binigay naman sa amin ng National Bureau of Investigation? Kapag nagtugma ang fingerprints sa NBI findings na nagsabing si Mayor Go at ang Chinese national na si Go Huaping ay iisa, lumalabas na nagsinungaling ito sa kanyang COC na pinanumpaan niyang siya ay Pilipino. Dagdag pa ni Chairman Garcia, inaalam nila kung may material misrepresentation o pagsisinungaling sugo sa kanyang COC. Sa kahit po anong jurisdiction, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, ang fingerprint ay binibigyan ng napakataas na kredibilidad, lalo na kung ito ay gagawin, isasagawa ng mga eksperto na dito. Inaasahang kung hindi bukas o Biyernes ay magkakaroon na ng rekomendasyon sa COMELEC and Bank ang kanilang law department batay sa resulta ng investigasyon kung may batayan o wala para sampahan ng reklamo si Mayor Go. Lalo na kasong kriminal ang inaasahang ihahain ng COMELEC, tiniyak ng komisyon na pasasagutin nila si Go bilang bahagi ng due process. Hindi, magre-recommend kami sa NBank kasi fact-finding investigation lang ito. So pag meron kaming findings, baka pwede kami i-direct ng Commission NBank to file motu proprio and election offense case against the respondent. Hindi na issue sa COMELEC kung nasa bansa o wala na ang suspendidong opisyal. Samantala, ayon naman kay Bamban Acting Mayor Leonardo Anunsasyon, wala na siyang impormasyon sa kanilang alkalde.
Dagdag pa ng Vice Alcalde, huli daw pumunta dito si Mayor Go sa munisipyo ng Banban. Noong una itong dumalo sa pagdinig ng Senado at buhat noon, bukod sa hindi na niya nakita, wala na rin daw silang komunikasyon ng suspendidong alkalde. More than 1 month na po, hindi pa kami nagkita. Pero nakikipag-communicate po ba? Hindi po. Wala kami. Nasaan na siya ngayon? Hindi po alam para saan. Kailan po kayo? Tiniyak naman ni Acting Mayor Anunsasyon na hindi apektado ang mga serbisyo ng kanilang bayan sa sinapit ni Go. Buo din ang kanilang suporta sa anumang hakbang tulad ng investigasyon sa isyu ni Go. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, isang panukala ang isinusulong sa Senado na layong ipawalang bisa ang batas na nagpapataw ng buwis sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng ipagbawal ang mga POGO sa bansa. Inihain ni Senator Joel Villanueva ang Senate Bill 2752 o Anti-POGO Act na nagnanais na i-repeal ang Republic Act No. 11590 na nag-amyenda sa National Internal Revenue Code para patawan ng buwis ang mga POGO. Layo ng panukala na permanente nang kansilahin ang lahat ng POGO licenses na in-issue ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at maging ng Ecozones. Inaatasan ang Department of Labor and Employment o DOLE na magpatupad ng transition program para sa mga maapektuhang Pilipinong manggagawa gaya ng upskilling at reskilling. Ang pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ang naging sentro ng maikling pulong nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States Secretaries Lloyd Austin at Antony Blinken sa Malacanang kanina. Personal ding nakiramay ang US sa mga naging biktima ng nakaraang bagyo at habagat. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Again, it's been a great 3.5 years, and I look forward to another 3.5 or another 4 in building strengthening this relationship. Pagpapalakas ng relasyon sa Pilipinas sa susunod na 4 na taon. Ito ang binigyan diin ng mga kinatawan ng Estados Unidos sa isinagawang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay U.S. Department of Defense Secretary Lloyd Austin, marami nang nagawa ang alyansa ng dalawang bansa sa ilalim ng administrasyon ni President Joe Biden. Ayon kay Pangulong Marcos, ang magandang working relationship ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagbigay daan sa dalawang bansa upang makaresponde ng mabilis sa mga sitwasyon sa riyon. I am always very happy that these communication lines are very open so that all the things that we are doing together in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific are continuously examined and re-examined so we are agile in terms of our responses. Personal namang ipinarating ng dalawang top official ang pakikiramay sa mga naging biktima ng nakaraang bagyo at habagat. Let me just start by sending our deepest condolences to all of the victims of the recent typhoon, and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. Ang dalawang US top official ay nasa bansa upang dumalo sa 2+2 dialogue kasama sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Teodoro. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Ilang mga panukala para sa reforma ng US Supreme Court ang inihayag ni US President Joe Biden. Kabilang dito ang term limits sa top US Court Justices at mas mahigpit na ethics code. Ito ang balita ni Lynn Perez. This nation was founded on the principle there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law.
Ipinahayag na ni US President Joe Biden ng kanyang planong reforma para sa US Supreme Court. Kabilang na dito ang bagong constitutional amendment na maglilimita sa presidential immunity ng isang pangulo. Ang hakbang na ito ay sagot ni Biden sa naging ruling ng Korte Suprema kamakailan na si dating US President Donald Trump ay protektado mula sa criminal prosecution para sa mga opisyal na desisyong ginawa nito bilang isang pangulo. No other president in our history has asked for this kind of immunity for criminal actions. And no president, no former president, not me, not one has and should have been given any exception to this. Nais din ni President Biden na alisin ang lifetime term ng isang hukom at lagyan ng 18-year term limit para sa hurado ng pinakamataas na hukuman ng US. Panahon na rin aniya na ayusin ng Voluntary Code of Ethics ng Supreme Court dahil sa sunod-sunod na kontrobersiya ang kinaharap ng hukom nitong nakalipas na buwan. Supreme Court's current ethics code is weak and even more frightening voluntary. Any code of Congress must be enforceable. Under the reform I propose, justice would be required to disclose gifts, refrain from public political activity, recuse themselves in cases in which they or their spouses have a financial or other conflict of interest. Unang tumanggi ang Chief of Staff na baguhin ang polisiya para sa US Supreme Court, ngunit nagdesisyon itong ihain ng panukalang batas upang linisin ang sistema ng hukuman. Wala namang binanggit si Biden kaugnay sa itinutulak ng Progressive Democrats na dagdagan ang bilang ng mga hukom sa US Supreme Court. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin matuntun hanggang sa ngayon ng mga otoridad sa Apollo Quiboloy. Bunso nito ay pinakalat na ng Philippine National Police sa Davao ang wanted posters ng religious leader at apat pang kapwa akusado nito sa kasong pang-aabuso at human trafficking. Ayon sa PNP, bahagi ito ng mga hakbang para mahanap at madakip ang mga itinuturing na fugitives. Ito ang balita nila Lane Moreno. Pagpunin din sa mga police stations, I ordered that it be... Nagpa-print na kami ng 200 piraso eh. Kaya makita nyo sa iba-ibang parts ng Davao City and elsewhere in the Philippines. Pinapopost ko na rin sa aming website so that it will be worldwide. Kasi these people has the capability to run away from the Philippine laws. Nakakalat na sa iba't ibang lugar sa Davao ang wanted posters na religious leader Apollo Quiboloy at apat na kapwa akusado sa kasong child and sexual abuse at human trafficking. Nakalagay rin sa poster na pinaghahanap ang mga ito at may patong sa ulo na 10 milyong piso para kay Quiboloy habang ting 1 milyong piso sa kanyang co-accused na sina Jacqueline Roy, Crescenti Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanez. Hinihimok din ito ang publiko na magipaunayan sa mga otoridad kung may impormasyon sa kinaroroonan ng lima. Ayon kay Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, siya mismo ang nag-utos sa mga pulis na mag-imprenta at ipaskil sa mga pribado at matataong lugar ang wanted posters. Bahagi ito na mga hakbang para mabilis mahanap sina Quiboloy. That's the least that I can do to support the effort to bring to justice Mr. Quiboloy and his cohorts. So, yan ang support na maibigay ko sa ating effort na malaman ng taong bayan dito sa Davao na mayroong reward sa kanya na 10 million, baka hindi pa kasi alam ng ibang mga tao eh. Kailangan din natin kasi talagang ipaalam sa mga tao na may warrant. So, the warrant should be served. The ends of justice should be met. Kinumpirma rin ni General Torre na naibigay na nila ang 1 milyong pisong pabuya sa informant na nagturo sa kinaroroonan ni Pauline Canada na naaresto noong ikalawang linggo ng Hulyo. Nanawagan din ito sa kampo ni Quiboloy na isuko na lamang ang religious leader at harapin ang kanyang kaso. Ito ay isang legal na utos ng korte. Okay? There's always, walang question din dapat sa warrant of arrest na yan eh. Anong gusto nila? Rule of law man kaya ang gusto nila. The rule of law says, ito may warrant, may utos ang isang judge. Dalhin nyo sa akin ang tao na to. Sinubukan naming hingan ng payag ang panig ni Quiboloy, ngunit hindi pa ito tumutugon sa aming mensahe.
Ayon sa PNP, patuloy pa rin ang manhunt kay Kibuloy at nakabantay rin sila sa anumang impormasyon hinggil sa posibleng paglabas nito ng Pilipinas. Lelaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi maaaring pigilan ng pamahalaan ng Pilipinas ang International Criminal Court na mag-imbestiga sa mga personalidad ng muli sangkot sa drug war killings ng Duterte administration. Sa isang mensahe, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na hindi pwedeng harangin ang ICC kung nais itong mag-interview sa mga person of interest, mapa-online o face-to-face, basta mayroong consent. Gayunman, nilinaw ng OSG na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas sa isasagawang imbestigasyon ng ICC kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs. Sa nakaraang social media post ni dating Senador Antonio Trillanes, ibinahagi nito ang isaumanong dokumento mula sa ICC kung saan pinangalanan sina Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, ex-CIDG Chief Romeo Karamat, former National Police Commissioner Edilberto Leonardo at dating PNP Intelligence Officer Eleazar Mata bilang mga sospek sa war on drugs ng Duterte administration. Sa isang makabuluhang gawain upang tumulong sa mga nangangailangan na isagawa ng Members Church of God International o MCGI ang isang matagumpay na blood donation drive sa Batangas nitong linggo. Umabot sa 85 bag ng dugo ang nalikom sa nasabing aktibidad. Ito ang balita ni Lynette Bahe. Nagsagawa ng mass bloodletting ang Members Church of God International o MCGI Kamakalawa July 28 bilang bahagi ng programang MCGI Cares. Sa isinagawang gawain, nakapag-produce ang MCGI Batangas ng 85 na bags ng dugo kung saan naging katuwang nila ang Batangas Medical Center. Tangbuhay ng dugo ay nasa laman. Kaya pag ikaw ay nakapagbibigay ng dugo, ay nakapagbibigay ka ng buhay. Kaya sa pamamagitan nitong bloodletting, ay makapagbibigay pala tayo ng buhay doon sa isang kapatid at wala nang mas dakilang pag-ibig kaysa rito. Tatlo lang ang mga hindi pumasa sa pagsusuri ng doktor, ngunit 85 naman ang mga nakapag-donate o pumasa sa pagsusuri at isa naman sa 85 ang senior citizen na nakasama upang makapagbigay ng dugo. Samantala, hindi naman naging hadlang kay Sunny Ramos na isang person with disability ang kanyang kapansanan upang makagawa ng mabuti at makatulong sa nangangailangan dahil naging isa rin siya sa mga nakapag-donate. At nagpapasalamat po ako sa Diyos at nagamit na naman po yung aking kalitan kahit sa ganitong kalagayan. Nakakapagbigay po ako ng dugo. Hindi man po ako makalakad. Papasalamat po ako sa Diyos at patuloy po ako nakapagbigay ng dugo. Bukod dito, may mga first-time donor din na nag-donate kabilang ang mag-inang si Cynthia at ang kanyang 18 taong gulang na anak na si Mark David Cornelia. First time ko nga po, may konti pong kaba. Then, parang na-excite po na makakatulong ka po sa kapwa. Nakakatuwa po sa puso na makakatulong ka po sa iba. First time ko po kasi po mga nakaraang medyo hindi po magandang aking pakiramdam. Kaya po alam ko pong itong araw na po ito ay pinagkaloob po ng Panginoon para po makapag-donate po ako, makatulong sa kapwa po. Ayun po, masaya po ako sa feeling po. Inaasahan na makatutulong ang mga ibinigay na dugo sa mga nangangailangan at masusundan pa ng ganitong gawain sa hinaharap kung loloobin ng Panginoon. Lineth Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malawak na bahagi ng Metro Manila ang binaha noong isang linggo bunsod ng mga pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina. Kaya sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kanina, tinalakay ang ukol sa mga proyekto at plano
na makatutulong upang mabawasan ang mga pagbaha. Ayon sa Department of Public Works and Highways, malaki ang maitutulong ng Flood Control Master Plan sa oras na makumpleto ang mga proyekto sa ilalim nito. Ito ang balita ni Ninel Mariboho. 70-80%. Malaking porsyento ng mga lugar na binabaha sa Metro Manila ang mababawasan oras na makumpleto na ang implementasyon ng Flood Control Master Plan. Ang master plan na ito ay nabuo sa panahong pa ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan, itutuloy lamang nila ang Flood Control Master Plan at ilan sa mga proyekto na nasa ilalim nito ay ipinatutupad na nila. Yes po, yes. I think this is the master plan that we are implementing. I think wala pa naman pagbabago. I think the components that were laid out in the master plan are still there. Bahagi ng master plan ang pagsasaayos ng drainage system. Bunsod nito, inihahanda na ng DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Comprehensive Drainage Master Plan na layong baguhin o i-rehabilitate ang drainage system sa Metro Manila. There was a study done before na yung drainage system, internal drainage system of Metro Manila, yung mga maliliit na pipes dito, is already about 30% efficient. No? 70% of the internal drainage of Metro Manila is silted sa mga basura and other things. No? So this need to be rehabilitated and upgraded. Sa kasalukuyan, ayon sa DPWH, prioridad nila ang pagsasaayos ng mga pumping station. Now we are actually rehabilitating some of the major pumping stations in Metro Manila to increase the output capacity ng mga pumps ayon sa pumping stations. No? Ang kwan lang natin dito is how to get the flood waters to the pumping stations. So, ayon sa DPWH at MMDA, malaki na ang naging benepisyo ng mga nakumpletong flood control projects lalo na sa bahagi ng Ilog Pasig at Marikina River. Even po sa Provident Village sa Marikina, dati lagpas bubong ang tubig dyan. Ngayon po hindi. So nakatulong. Sabi nga, maybe we cannot prevent yung pagbaha, pero we can mitigate. Nilinaw naman ng DPWH na sa 5,521 flood control projects na nakumpleto, marami rito ay nasimulaan sa panahon pa ng nakaraang mga administrasyon. Mula sa bilang na ito, 656 projects ay mula sa natapos na proyekto sa National Capital Region. Bukod rito, dagdag pang mahigit na 5,000 flood control projects ang ipapatupad ng DPWH. Sa pulong sa Malacanang, iniutos naman ni Pangulong Marcos ang napapanahong babala at malinaw na tagubilin sa mamamayan kapag may darating na bagyo. Nais ng Pangulo na maging malinaw sa lahat kung saan nararapat na pumuntang shelter o humingi ng tulong. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalaga. Nagsagawa kanina ng aerial survey ang Philippine Coast Guard kung saan naobserbahan ang minimal at unnoticeable o halos hindi mabakas na oil sheen sa mga baybayin ng Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite at Bataan. Ayon sa International Tanker Owners Pollution Federation Limited, indicative o hindi halos nakita sa aerial survey ang aktwal na presensya ng oil sheen kumpara sa mga larawan sa social media. Samantalang naobserbahan naman ang oil sheen sa Ground Zero kung saan lumubog ang MT Terra Nova. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang mga hakbang ng PCG at iba pang mga ahensya para pigilan ang pagkalat ng oil spill sa Bataan gaya na lamang ng paglalatag ng karagdagang oil spill room o booms, paglalagay ng cocoa logs at cocoa peats. Inihayag ng isang transport group na dapat ang mga senador na lang ang magbayad ng inutang ng mga kooperatiba ng mga modern jeep kung itutuloy ang motion sa Senado para suspindihin ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang ibang transport group naman na nag-modernize na ay nagbanta po ng malawakang tigil pasada kapag nasuspindi ang PUVMP. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez live. Magandang gabi, JP. Ano ba itong hinaing na mga transport group na ito sakaling masuspinding nga ang implementasyon ng PUV Modernization Program? Saan ba ito nag-ugat?
Jun, ito nga yung motion doon sa Senado na planong suspendihin yung implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. At para nga doon sa grupo na National Federation for Transport Cooperatives ay unfair daw dahil mayorya sa mga pampublikong transportasyon ay sumunod na an nila sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito yung binigyang diin ng chairman ng National Federation of Transport Cooperatives na si Edmundo Cadabona. Ipinaliwanag nito na higit 80% ng PUV ang nag-modernize na at kakaunti na lang ang hindi talaga sumama sa franchise consolidation. Kaya para sa kanilang samahan ng mga kooperatiba, masasabi anyang unfair ang planong motion sa Senado para suspendihin ang PUVMP. Kaugnay ito ng sinabi ni Senate President Chief Escudero na handa siyang lumagda sa mosyong ihahain ni Senator Raffy Tulfo para mapatigil ang PUVMP. Ayon nga sa transport group, kung itutuloy ito ng mga senador, dapat ay sila na lang ang magbayad ng mga inutang na minibus ng mga kooperatiba. Pakinggan natin ang chairman ng NFTC na si Edmundo Cadabona. Unfair sa amin. Kami, silent majority, 83% point something na yung nag-consolidate na. Tapos, yung mga against the government, na almost kukunti na lang sila, sila pa pinakinggan doon. Payag kami, sir, isuspend nila yung, ano, yung mga yung modernization, bayaran na sila magbayad na mismo sa bangko, inutang namin sa bangko, yung mga units namin. Ayon pa kay Cadabona, kapag nasuspindi kasi ang PUVMP, mawawalan din sila ng paraan para makautang sa mga bangko. At dahil nagpapalit na sila ng mga unit ng modern jeep mula sa traditional na jeep, mawawalan anya ng hanap buhay ang ibang mga chofer kung walang darating na mga bagong minibus na kanilang in-order. At talagang perwisyo sa mananakay, sir, kasi ganito yan eh. Kung hindi tatakbo yung mga modern jeep namin, sino ano pa ipapalit namin dito na lumang jeep? Wala na, sir, wala na kami ipapalit na luma dahil pina-scrap na namin ayon sa kautosan ng gobyerno. Samantala ang samahan naman ng malalaking transport group sa bansa na tinaguri ang Magnificent 7, magkakasa ng malawakang tigil pasada kapag nasuspindi ang PUVMP. Paliwanag ni Pasang Mazda National President Obet Martin, mayorya naman sa mga operator ay sumusunod sa programa o sumunod na sa programa. Silaan niya ang mas dapat na pakinggan kaysa sa kakaunting natitira na mas gusto pa rin ang mga tradisyonal na jeep. Ayon kay Ka Obet Martin, dito pa lang anya sa NCR ay nasa libo-libong mga unit na ng modern jeep ang tumatakbo, kaya kapag nagtigil pasada sila ay malaking perwisyo ito para sa mga mananakay. Papunta kami doon sa malawakang tigil pasada. At sinabi nga na sa aming kasamahan, lahat ng re-electionist na mga senador na yan ay aming iboboykot at aming kakampanyang huwag iboto. June, sinubukan natin kuna ng pahayag si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, pero wala pa itong tugon. Pero doon sa isang panayam, sinabi nito na sisulat sila sa Senado upang hindi nga masuspinde ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, June. Oh, JP, hindi ba kinukonsider ng mga gustong magsagawa ng tigil pasada, ng malawakang tigil pasada, yung panahon naman ng back to school, JP? Kasi galing lang natin sa bagyo at habagat, hirap ang mga tao, baka naman hirap din sumakain, lalong magagastusan ang mga parents o mga magulang ng mga batang nais naman mag-aral at maapektuhan ng malawakang tigil pasada.
Oh, June, kanina nga, nung nakausap natin si Pasang Mazda Chairman Kaobet Martin na kabilang din sa grupong Magnificent Seven, naiintindihan naman nila daw na nagbalik eskwela na yung mga estudyante at kailangan nga ng mga pampublikong transportasyon. Pero sinabi nila na yung panawagan din kasi nila ay nais din nilang maiparating sa Senado para wag masuspindi nga yung TUVMP dahil binibigyan nga nila na ang nag-modernize na kasi ay nasa higit 80% na ng mga public transport. Kaya mas gusto nila na imbit na masuspindi yung TUVMP ay pag-usapan na lang ng mas maayos o isaayos na lang yung ibang mga implementasyon ng programa. Wag itong tuluyang suspindihin at magpatuloyan nila yung pagpapalit ng mga modern jeep. June? Alright, maraming salamat JP Nunez. Ngayon ang huling araw na libre ang pagdaan ng mga sasakyan sa Cavitex, alinsunod sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bunsod nito, ibabalik na simula bukas ang paniningil ng toll sa Cavite Expressway o Cavitex. Samantala, libre pa rin ang paggamit ng Cavitex C5 Link Sukat Interchange sa limitadong oras na lamang. Ayon sa management ng expressway, ang tanging babayaran na lamang ay ang paggamit ng Cavitex Paranaque segment kung gagamit ng Sukat Interchange. 17 pesos kung class 1 ang sasakyan, habang 35 pesos naman kung class 2 at 52 pesos ang toll kung class 3 vehicle. Nakatakdang bigyan ng Estados Unidos ng 500 milyong dolyar na halaga ng military aid ang Pilipinas. Inanunsyo ito ni na U.S. Defense Secretary Lloyd Austin at U.S. Secretary of State Antony Blinken sa isinagawang 2+2 ministerial meeting kasama ang kanilang counterparts na sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Yes, Ryan, ano ba talaga ang napagkasunduan ng magkabilang panig at ito ba ay may sasakatuparan sa anong panahon? June, wala pang detalye kung kailan at anong panahon ito maisasakatuparan o makukuha ng Pilipinas o gaano ito katagal. Pero ang isang malinaw sa kanina sa pag-uusap, isa yan doon sa mga napagmitingan nila ng apat na matataas na opisyal ng Pilipinas at US, yung assistance para sa military at PCG capability ng ating bansa. Maglalaan ang pamahalaan ng Amerika ng $500 million na halaga sa military assistance para sa Pilipinas. Inihayag ito kanina pagkatapos ng 2+2 ministerial meeting ni na United States Secretary of Defense Lloyd Austin III at Secretary of State Antony Blinken kasama sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Today, as you heard, Secretary Blinken and I announced that we are poised to deliver a once-in-a-generation investment to help modernize the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing to the Philippines. Gagamitin ito sa modernization program ng Sandataang Lakas ng Pilipinas at Philippine Coast Guard upang mapalakas ang kanilang kakayahan. Galing ang pondo sa National Security Supplemental ng Amerika na ipinasa sa U.S. Congress. Kabilang din ang Taiwan sa bibigyan ng military aid sa Indo-Pacific region mula sa Amerika. Bukod sa $500 million, mayroon ding $128 million na ilalaan sa development ng EDCA site sa Pilipinas. We also reaffirmed the Department of Defense that the Department of Defense intends to more than double our investments at enhanced defense cooperation agreement locations across the Philippines. President Biden's budget request this year includes more than $128 million to fund important EDCA infrastructure projects. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, gagamitin ang pondo sa pagpapalakas ng seguridad ng Pilipinas, kabilang na ang aspeto ng cybersecurity.
The priorities will be stressed out, will be laid down in the security sector assistance roadmap. Naturally, a lot of our inherent hardening capabilities are included, like cyber capabilities and the like. These and all the EDCA investments will serve to secure the Philippines' credible deterrent posture. Aniya, ang bawat dolyar na gagastusin ay magpapatibay sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili laban sa agresyon ng ibang bansa. Sinabi rin ito na ang pamumuhunan sa mga EDCA site ay hindi lamang depensa ng bansa, kundi magagamit din ito sa humanitarian response, assistance at disaster response at lugar para sa mga joint cooperative o cooperation at interoperability sa pamamagitan o sa pagitan ng Pilipinas, United States at ng maging ibang bansa. Napagmitingan din kanina, Jun, yung bukod dito sa mga EDCA site, yung pagpapalakas nga ng cybersecurity at maging yung security assistance roadmap ay tinalakay din, at maging itong pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas sa Japan, Australia at mga bansa na mayroong kahalintulad na pagpapahalaga ng security dito sa Indo-Pacific region. Diyan muna ang latest. Balik sa'yo, Jun. O Ryan, doon ba sa 500 na tumataging ting na million dollars, kumbaga kung aataduhin mo yan, nasabi ba ni Secretary Chodoro kung ano ang priorities nila? Ito ba'y naval? Ito ba'y reconnaissance? Ito ba'y air force? Parang ganon? Oo, Jun. Ang mapupunta yan sa mga sa pagpapalakas ng Navy at ng particular ng AFP. At nabanggit nga niya kanina yung cyber security ay palalakasin din. Doon naman sa sinasabi mo kanina na EDCA sites, mas palalakasin, kumbaga mas ano ba yan, na mas paiigtingin pa yung depensa ng Pilipinas, ang sabi ng China, mainit ang mata nila doon sa nadudum pa ba yung intermediate range missile system ng Estados Unidos na Typhoon na gusto nga ng China na alisin ng Estados Unidos dito? Kanina hindi natalakay yung patungkol sa missile na yan, June, pero nung mga nakaraan na sinabi ng US at ng AFP na nandito pa yung missile na yon at ginagamit para pag-aralan ng mga sundalong Pilipino, pero kanina, particular sa pagpupulong o doon sa press conference, wala ring natalakay patungkol dyan. Doon naman sa sinasabi mo na ang presensya ng mga Amerikano rito sa EDCA sites ay para mabus nga pagka meron tayong kalamidad, humanitarian aid, ang sinasabi nila dito. Meron nagkikritik dito sa atin na ang sinasabi nila, wala naman doon nakikita ng Amerikano noong pagkatapos ng habagat at itong si Bagyong Karina. Isa rin sana sa dapat nating itanong yan kanina, June, kaya lang limitado ang mga tanong, bawat grupo ng media isang tanong lamang at umikot lang yung pagtatanong dito nga doon sa kung ano yung mga napagmitingan kanina, June. Pero itong sinasabi nga itong alyansa na ito na parang nagiging ano to, no, long term na talaga, at hindi lang ang Amerika, na parang sinasabi nga ng ilan na mga eksperto sa seguridad, parang hindi lang Amerika, maging yung France nakikisama na rin sa mga alyansang ito. Ryan, paano ba ito, kumbaga mas madadagdagan pa ba yung mga bansang kaalyado ng Pilipinas pagdating sa seguridad natin, Ryan? Jun, nauna nang sinabi ni Secretary, Defense Secretary Gilberto Chodoro na magkakaroon pa tayo ng mga ganitong kahalintulad gaya ng RAA Japan sa BFA sa Amerika, sa ibang mga bansa na mayroon ding kaparehas na pananaw pagdating dito sa West Philippine Sea, at inaantabayanan natin kung ano pa ang magiging susunod na hakbang ng sandataang lakas at ng National Defense ng Pilipinas, kung magkakaroon pa ng formal na pag-uusap o agreement sa pagitan ng ibang bansa na nakikipag-alliance ang Pilipinas. Last na lang, Ryan, hindi ba natanong si Secretary, si Foreign Affairs Secretary Manalo, hinggil naman doon sa sinasabi na makaka-apekto ba ito sa temporary agreement natin diyan sa Ayungin Shoal, na ngayon ay payapa tayo nakapag bibigay ng nakapag-remission doon, hindi ba ito makakaapekto sa
relasyon natin ngayon sa China nung nangyayaring ito? Naniniwala naman ang DFA at ang National Defense na hindi makakaapekto ito sa China at maging yung US, sabi nila mananatili yung dahil nga dito rin sa bukod sa atin, meron din problema ang Taiwan, ano, dahil isa din sa magiging o bibigyan ng grant yung Taiwan at naniniwala sila na hindi naman ito magiging epekto at mananatili yung status ko doon sa Taiwan at maging dito sa atin sa Pilipinas. Alright, maraming salamat Ryan Lakanlale, nag-uulat ng live mula sa Camp Aguinaldo. Umapila si Vice President Sara Duterte sa kanyang supporters na maging mapagmatyag at tumulong sa pagbabantay sa seguridad ng kanyang pamilya kasunod ng pagbawi sa kanyang PNP security detail. Samantala, nagbigay naman ang tugon ng Philippine National Police sa open letter ni Vice President Duterte na nag-aakusa ng political harassment laban sa hepe nitong si General Romel Francisco Marbil. Ito ang balita ni Laleng Moreno live. Mayang gabi, Laleng, ano ba ang tugon ng PNP sa sulat na ito ng Vice Presidente? Kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ay minabuti na lamang ng PNP na pag-usapang pribado ang issue na ito bilang respeto na rin sa Vice Presidente. Isang araw matapos maglabas ng open letter ni VP Sara, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na internal itong pag-uusapan ng kanilang hanay bilang respeto sa Vice Presidente. Nakiusap rin si Fajardo na sana ay huwag nang idamay ang PNP sa anumang issue sa politika. Kung ano man po yung laman po ng open letter po ng ating Vice President, we rather address this internally po. Again, out of respect po sa ating Vice President, sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga police. Magugunitang noong Lunes, naglabas ng liham si VP Duterte para kay General Marbil na nag-akusa rito ng political harassment at pagsisinungaling kaugnay ng pagbawi sa 75 police personnel sa kanyang security detail. Sinabi ni VP Sara na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga police na matagal na niyang security escorts at nagbantay rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Paliwanag naman ni Fajardo, nirecall ang police escort sa ilang individual kasunod ng issue sa moonlighting o illegal na racket ng ilang police. Bukod sa police force augmentation, ay isinasailalim din anya sa refresher training ang binawing security escorts. First week po nung July ay winidraw po at ni-recall po yung mga security personnel po. Kung matatandaan nyo ma'am, nagkaroon ng issue. May mga nahuli po tayo ng mga police na nagmumoonlight. So ang immediately ang ginawa po ng director ng PSPG noon ay ni-recall po lahat po ng mga police po natin nagre-render ng protective security doon po sa mga authorized individual including po doon sa mga government officials. And nung ni-recall po sila, pinasilalim po sila doon sa mga refresher training. May natitira pang 45 PNP personal security team ng Vice President pero ayon kay VP Sara, ipababalik na rin niya ito sa PNP para makatulong sa kanilang operasyon. Kasunod nito, nanawagan si VP Sara sa kanyang supporters na tumulong sa pagbabantay sa seguridad ng kanyang pamilya laban sa anumang banta ng karasan. Sinabi rin niyang hindi dapat mag-alala ang kanyang supporters at mga kaalyado dahil kaakibat ang panganib sa buhay ng public official. Pero nagpapasalamat siya sa pagmamalasakit para sa kanyang seguridad. Samantala, may pasaring naman kay PNP Chief Marbil ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng pagbawa sa security detail ni VP Sara. Tanong ni Mayor Baste, kung kulang sila ng tauhan ay bakit sa security detail ni VP Sara pa hinugot ang pinakailangan nilang pulis.
stating that they need more men. They need to recall because they needed more bodies. Nga naman, sige, 75 ni kabuok, di ba? Ano ba? 75 year. Pagbutan niyo mo sa tanang stasyon, ay stasyon na nga. Dari sa Tibuok, Pilipinas ba? Kuha na ni kag-isa kada sundan. Kuha na kag-isa kada stasyon. Kuha kong yun ni mo dito mismo sa 75 kabuok na sa vice-presidente. So, are you that Una nang nanawagan ng mga kaalyado ni VP Sara na sina Senator Ronald De La Rosa at Bongo sa mga dating kawani ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na mag-volunteer para sa proteksyon ni VP Sara. Samantala, nanawagan rin kanina si Presidential Sister Annie Marcos na ibalik agad ang security ni VP Sara dahil hindi dapat makompromiso ang kanyang seguridad bilang pangalawang pinakamataas na elected official sa bansa. In one ating latest, mula rito sa Davao City, balik sa YouTube. Eh, may reaction naman ba, Lalaine, yung PNP sa panawagan ni dating PNP Chief at Senadora Ronald Bato de la Rosa? June, wala pang tugon itong PNP. Maging dito kanina, tinanong natin yung PNP about doon sa tugon ni Senador Bato de la Rosa. Pero ang sabi nga nila ay hanggat maaari, ay ang maaaring sumagot dito ay si Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbio. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Umabot na sa 15,000 pamilya sa Cordillera Administrative Region ang naapektuhan ng habagat. Ito ay bunsod ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa rehiyon. Samantala, ay sinailalim naman ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte ang buong lalawigan sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Karina. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta na ang mga kababayan natin dyan? Yes, Monica. Kanina lang nga ay nagbigay nga ng advisory ang lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte na ang kalsada dito sa may Sitio Banquero sa Barangay Pasyan sa may Pagudpud, Ilocos Norte ay hindi muna madaanan ng lahat ng klase ng sasakyan dahil sa naitalang landslide. Dito naman sa Cordillera Administrative Region, dito sa Benguet Mountain Province dito sa May Canon Road ay open na sa mga motorista. Kaya lang dito sa Canon Road ay residente muna. Bukas lang ito sa mga residente. Mahigit 19,000 families ang apektado sa pagsalanta ng bagyong Karina at epekto ng habagat sa Cordillera Administrative Region. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Cordillera, katumbas ito ng mahigit 67,000 na residente sa 242 barangay sa Abra, Benguet, Baguio at Mountain Province. Dalawang bahay naman ang totally damaged habang 156 ang partially damaged. Nakapagkaloob na rin ang DSWD at mga lokal na pamahalaan ng mahigit 2.7 million na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Pangunahing naitalang pinsala ay dulot ng pagbaha lalo na sa Abra habang pagguho ng lupo naman sa Benguet at Mountain Province. Patuloy ang paghatid ng family food packs at non-food items sa mga apektadong lugar. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Ilocos Norte kasunod ng pananalasa ng bagyong Karina na nagpaigting sa habagat. Sa regular session ng sanggunyang panalawigan session hall, inaprubahan unanimously ng Ilocos Norte Provincial Board ang resolusyon na nagdideklara ng state of calamity sa probinsya. Batay sa initial report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, apektado ng nagdaang bagyo ang mahigit 140,000 na residente at nagdulot ng higit 1 bilyong halaga ng pinsala. Ang mga ito ay mula sa landslide at flood-prone areas ng Bangge, Badok, Bakara, Pagudpod, Banna, Adams, Sulsuna, Pedeg, Burgos at Paway at mga lungsod ng Batak at Lawag. Monica, ang deklarasyon ng state of calamity ay pagbibigay pahintulot sa lokal na pamahalaan na ma-access ang mga emergency fund. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Monica.
Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Nagkaalaman po, maraming mga tao, kahit na po yung mga malimit maglakbay, ang nagkakamali po sa pag-akalang ang England, United Kingdom at Great Britain ay iisa. Ang England po ay isang bansa, tulad ng Pilipinas, at ang kabisera nito ay London. Gaya po ng Manila na kabisera ng Pilipinas. Ang Great Britain naman ay isang koleksyon po ng tatlong bansa na nagsama-sama bilang isang bansa. At ang kabisera nito ay London. Ang tatlong bansang ito ay England, Scotland at Wales. Kapag isinama mo ang Northern Ireland sa tatlong bansang ito, magiging United Kingdom o union ng apat na bansa: England, Scotland, Wales at Northern Ireland. Kaya tinatawag itong United Kingdom of Great Britain ang Northern Ireland. Kapag pinagsama-sama ang apat na ito bilang isang bansa, London ang nagiging kabisera nila. Ngunit tandaan na ang apat na bansang ito ay may kanya-kanyang kabisera. Kaya ang kabisera po ng Scotland ay Edinburgh, Wales ay Cardiff, Northern Ireland ay Belfast, at England po ay London. Ayan, sana po may natutuhan po kayo. At lagi tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Na-miss po ng ating mga kausi ang portion na ito. Ito na po, bigyan daan na natin ng ating mga kausi ng araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Eugene Tarayo, si Leo Roy Paulo at si Ronald Sepe. Meron pa ba? Maraming salamat din po kay Rogelio Grimaldo, Eliezer M. Valdez at Genesis. Meron pa pala. Genesis Hernaez. Ang dami ngayon. Meron pa pala. Sige, ikaw sa first si three. Si Claire Lopez, si Hernan. Yan, kasama rin. Hernan Tata Carbonilla. Ba, meron palang ganun, Monica? Ikaw naman. At kay Laila Rosales, Jomar De Los Santos, Edna Pastrana, at Noel Palomar. Wala na ba habol? Pero maraming salamat sa lahat po ng tumutok ngayong araw. Samantala, narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 12:12 na nagsasabi, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po yung makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.